Ito ang bagong araw, ito'y araw ng tagumpay. Anak ng tao'y nabuhay, siya'y ating parangalan. Si Jesus, muling nabuhay. Sangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Miyerkules sa ating walong araw na pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, nilikha mo ang tao upang maging iyong kalarawan at manguna sa sangkatauhan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, dumating ka upang magpakasakit, mamatay sa krus at muling mabuhay para sa aming kaligtasan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, nakaluklok ka sa kanan ng iyong Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.
tagalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kakilalaan Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay magpagindapat na kami sumapit sa ligayang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo, sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Hesukristong taga-Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindi. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ay dapat parangalan
ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kaniya. Ang Kaniyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay Kanyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kaniyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kaniyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukog. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binibitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayon gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos, alleluia. Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus, may 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa sa mga naangalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito.
Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at tinila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya ay kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, "Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan." Noon day tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap, muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinalaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating kasama mula sa iba't ibang panig ng mundo. Natatanging panalangin sa mga laging nakikiisa tuwing misa ng alas 7 ng umaga sa opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Ano po ang nagpapabulag sa inyo? Ano ang nagiging dahilan kung bakit hindi natin nakikilala si Kristo? Anong pangyayari, mga bagay, sinong mga tao, anong kagagawan ang maaaring tumatakip sa ating mga mata at diwa upang hindi makilala si Kristo? Mga minamahal, ngayong ika-apat na araw ng Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay, ang tawag po dito sa walong araw na ito, simula nung Linggo hanggang ngayong darating na Linggo ay Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. Parehas at kapantay na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, ngayong araw na ito'y ibinibigay sa atin ang kwento ng dalawang alagad patungong Emmaus. Ang Emmaus ay 11 kilometro mula sa Jerusalem. Sila'y paalis ng Jerusalem. Sabi ng mga dalubhasa, noong panahon ni Jesus, ang sentro ng buhay at ang sentro ng pagpapakasakit at kamatay at muling pagkabuhay ni Kristo ay ang Jerusalem. At kapag paalis ka sa sentro, ibig sabihin, may nangyaring hindi ka nais-nais kung bakit ka aalis. Ang sabi dito ay, sila'y naglalakad ng lulumo at sobrang lungkot dahil bigo sila. Yung Kristo na kasakasama nila ng 3 taon,
na namatay at sinabi niyang muling mabubuhay, ay hindi nila na nakita. Kapag po dumadating ang mga pagkakataon sa buhay, malalaking problema, maraming pinagdadaanan, sunod-sunod ang isipin, maraming kabiguan sa buhay, maraming hindi makamtan, hirap na hirap. Ang ating ginagawa normally, tayo'y nakatungo, malungkot, naglulupasay paminsan, at kapag ka nakatungo ka, hindi mo kalimitang nakikita ng maliwanag kung sinong nasa harap mo. Kapag ka bagsak ang iyong mata, kapag bagsak ang iyong muka, dahil sa iyong pinagdadaanan, kalimitan hindi mo napapansin kung anong nangyayari sa paligid. Kaya hindi mo napapansin minsan, nandyan na ang tulong, ayaw mo pang tanggapin. Namumroblema ka sa pera, wala kang pambayad. Naririyan ang iyong kapitbahay na nagpapautang sa iyo dahil ikay puno ng iyong yabang at pride, ayaw mong tanggapin. Tapos sasabihin mo'y hindi ka tinutulungan ng Diyos. Ikaw ay may problemang malaki. Naririyan ang iyong biyanan. Gustong tumulong sa iyo at gustong tumira sa iyong bahay para ikay matulungan sa problema, ayaw mo. Dahil ayaw mong pakialman ka. Tapos sasabihin mo'y pinabayaan na ako ng Diyos. Kapag kapuno ka ng iyong mabibigat na problema, pero ikay pinanghihinaan ng loob, nawawala ng pag-asa, hindi mo nakikita ang mga nakapaligid, hindi mo rin makikita ang Diyos ay tumutulong sa iyo. Kaya nga sa kwento ngayon, yung dalawang alagad, sobrang lungkot na lungkot, hindi nila nakilala si Jesus. Hindi nila alam na ang kausap nila ay ang Panginoon. Kaya nga po ang aral sa atin ng araw na ito, oo't may problema, oo't may pinagdadaanan, oo't may suliranin sa buhay, pero hindi dahilan ang mga iyon upang mawala ang iyong pagtingin kay Jesus. Dahil kapag ka nawala ang iyong pagtingin kay Jesus, lalong mawawala ng saysay ang iyong buhay, lalong bibigat ang problema. At kapag natagpuan ninyo si Jesus, kapag nakilala nyo muli si Jesus, tingnan nyo ang ginawa ng dalawang alagad, kahit gabi na, bumalik sa Jerusalem, bumalik sa dating buhay, bumalik sa pinagmulan, upang muling ibahagi ang kaligayahang natagpuan sa piling ni Jesus. Marami pong pumupunta dito ay dahil may kahilingan. Pupunta sa Padre Pio dahil magpapabless ng lapis, mag-e-exam. Magpapabless ng papeles, gustong umalis ng ibang bansa. Magpapabless ng kung ano-ano dahil gustong makamtan ang biyaya. At kapag naipagkaloob na ang biyaya, nakakalimutan ang bumalik sa pinagmulan. Nakakalimutan ng magpasalamat, nakakalimutan ng ibahagi si Kristo na natagpuan nila at hinihiling nila nung may pangangailangan. Hamon sa atin mga minamahal, tulad ng sinasabi ng Aral Batanggenyo, number 411, ang ating lokal na katesismo dito sa Batangas, walang ibang daan sa kaganapan ng buhay maliban kay Kristo. Huwag kayong pupunta lamang dito kapag may hihingin. Kahit wala kayong hihingin sa eleksyon, dapat naririto kayo. Tanyo itong mga opisyal na ito ng tanawan. Nagpapasalamat kahit walang hinihingi. Sapagkat kapag natagpuan mo si Kristo,
sa iyong hinihingi, kailangan mong bumalik sa Kanya para magpasalamat, para magkaroon ng kaganapan sa buhay. Kaya hilingin natin sa banal na misang ito, mga minamahal, kay Kristo na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Siyang kakatagpuin natin. Ibulong po ninyo sa Kanya, Panginoon, nawa po ay maialay ko sa iyo lahat ng mga bagay na maaaring nagpapabulag sa akin upang hindi kita makilala. Ang problema, kapighatian, suliranin. At kapag ikay nakilala ko, bigyan mo po ako ng isang nagpapasalamat na puso upang palagi akong makabalik sa iyo at maibahagi rin kita sa mga taong aking nakakasalamuha at pinaglilingkuran araw-araw. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain sumasagip sa sanlibutan, at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal na naghain ng sarili niyang buhay, siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, sana sa kaitaasan. Kung hindi po
po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, krus mo at pagkabuhay, kami at tubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin,
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob nito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya. Tuwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pamasko
Magsalo tayo sa saya, sa tinapay na pamista, bagong wagas, Alleluia. Pagpunt, Panginoon, sa Kanya, kung mabunto pa. Magsalo tayo sa saya, sa tinapay na pamista, bago't wagas, Alleluia. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang taga-Israel bayang sabihin kanilang iyayag, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na Pamaskong maabong tupa. Magsalo tayo sa saya, sa tinapay na pamista, bago't wagas, Alleluia. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, ay gawin mong mga bagong nilalang pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal na iyong anak na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan.
puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong mga QR code. Pakiscan po at pakilagay ng ilang hinihinging detalye. Ito po'y tulong sa ating documentation program upang maisaayos natin ang mga data ng mga pilgrims at devotees na bumibisita sa pambansang Dambana. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang inyong mga private informations na ibabahagi sa amin. Ang inyong pakikiisa sa proyektong ito ay mahalaga upang maging matagumpay ang gawaing ito. Ngayon pong Sabado, unang Sabado ng buwan, tayo ay mayroong pagpaparangal sa Mahal na Birhen ng mga biyaya. May prosesyon sa 5 ng umaga. Sa mga nagnanais sumama, kayo po inaasahang magdala ng mga kandilang may pansalo. Ngayon din pong Sabado, may gawain ang mga kabataan ng Arsidiosesis. Maghapon pong may vocation jamboree dito po sa ating Divine Mercy Sanctuary for Pilgrims. Kaya asahan ninyong maraming mga kabataan at mga religious congregations na dadating ngayong Sabado para sa kanilang pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Ang sunod nating misa mamayang alas 10 ng umaga, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagbala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, palaging magtiwala kay Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.